babae ang inaasahang anak ng mag-asawang Marie-Chris at Bernard. Pero laking gulat nila nung lumabas ito. At malaki ang tiyan na parang buntis. Isang pambihirang kwento ang kinikilala sa modernong panahon na pinakabatang na buntis. Nangyari taong 1939, kung kailan nanganak ang 5 taong gulang na bata mula Peru na nagngangalang Lina Medina. Napag-alamang ang obaryo ni Lina katulad ng sa adult na babae. 8 buwan pa lang daw ito nung simulan itong datnan. Isang kakatwang kaso ng pagbubuntis. Ganito rin kaya ang nangyari kamakailan sa isang ina sa General Santos City? Siya si Marie-Chris. Sa laki raw ng kanyang tiyan sa pinakahuli niyang pagbubuntis. Nagsulod po siya sa akong isip, ma'am, kay sobrang itsakad ako sa kuntiyan. Dili siya pang normal. Ang ginakwala na ako, ang iyang sitwasyon na kung okay, good sila. Hanggang nagpa-ultrasound siya. Ang akong anak, isa lang dyan siya sa kuntiyan. Nakita na ang dinadala niyang sanggol may diferensya. Kita ko yung tiyan kay may valvulus daw siya. Ang bitukan niya nag-twist. Ligtas namang naisilang ni Marie-Chris ang sanggol nito, September 19, si Baby Zia. Pero, ako lagi daw tiyan akong baby. Sa litratong ito ni Baby Zia, kapansin-pansing halos puputok na nga sa laki ang tiyan ng sanggol. Abot na hanggang kanyang dibdib. Ugat halos nakabakat na sa kanyang balat. Sa tinga lang doktor nga, gadako yung tiyan. Kung valvulus lang daw to, dili to magdako yung tiyan. Nya kay everyday man gadako. Hanggang nagdesisyon ang mga doktor na agad na operahan ang tiyan ng baby. Nagtawag ang niko, dili ko gusto nga magtubag kay pasigun sa ilang ingon, ma'am, pasigula na yung anak anak. Pag-abri sa tiyan ni baby, dito nakuratan po ang doktor. Ang nakita kasi nila sa loob ng tiyan ni baby Zia. Gingon niya sa ako nga, imong baby, naa siya fetus. Kuyaw kayo siya, kay na nabuntis po siya. Buntis daw akong anak. Ang fetus sa katawan ni baby Zia, nabuo sa kanyang kaliwang obaryo. May laking 12 by 11 by 8 centimeters. Dako gid kay siyang mura siyang ulo sa bata. Akong huna-huna, basi 7 months na kong kaya nakikipagtalik yapon ko. Abangan mamaya! Isang ina sa General Santos City sa Mindanao, nang anak ng isang sanggol na parang nagdadalang tao rin. Buntis daw akong anak. Imposible po maingon sila ang bata daw sa sulod sa tiyan sa bata. Natingala mi ma'am kay karong problem ni ka dungog nga baby pa siya tapos ang sulod saan siya na joy pitos. Nagulat po ako dahil ito po yung kauna-unahan kong case. Ano ba talaga ang kondisyon ni baby Zia? Nabuo rin kaya ang nakitang sanggol sa kanyang sinapupunan? Dako gid kay siyang mura siyang ulo sa bata. Ang mga kasagutan iluluwal na mamaya na. Ito ang balitang nanganganak ngayon ng sari-saring mga kwento dito sa General Santos City. Isang ina nagsilang ng sanggol na parang buntis din. Buntis daw akong anak. Imposible po maingon sila ang bata daw sa sulod sa tiyan sa bata. Natingala mi ma'am kay karong problem ka dungog nga baby pa siya tapos ang sulod saan siya na joy pitos. Pero sa kasamaang palad, ang fetus na nakuha sa tiyan ni baby Zia hindi nabuhay. May nakita po doon dalawang limbs, no, na maaaring ito maging paa o kamay. Mayroon din nakitang mga buhok at spinal column. Pero paglilinaw ng pediatric surgeon na si Dr. Mark Anthony Naval, si Baby Zia, hindi raw talaga buntis o nagdalang tao. Meron siyang kondisyon na kung tawagin, fetus in fetu. Isa itong napakapambihirang kondisyon kung saan may nabubuong fetus sa loob ng isa pang sanggol. Ang
ganitong kaso, makikita lang daw sa 1,500,000 sanggol sa buong mundo. Kung iisipin po natin na may fetus sa loob ng abdomen, parang buntis yung si baby. Pero sa katunayan, yun ay yung kambal niya o yung parasitic twin. Ang isa sa mga dahilan, merong unequal division sa pag-form ng blastocyst na pwede i-cause sa parasitic twin. Akong una-una, basi 7 months na kung kaya nakikipagtalik yapong ko. Hindi yun posible. Isa genes yun. Mula nung nabuo yung pregnancy, meron ng tumubong parang aberrant cell. Mali yung cell na tumubo, nag-proliferate, naging cyst siya. Nagulat po ako dahil ito po yung kauna-unahan kong fetus in vitro na case. Kasi yung ina-expect ko either teratoma na pwedeng benign, mature or immature. Nalaman namin na ang kondisyon ni Baby Zia na fetus in vitro nangyari na rin pala sa isang sanggol sa Baguio City taong 2007. Ang 6 na linggong sanggol na lalaki, datukasang may hindi pangkaraniwang bukol sa kanyang tiyan. This is the flat plate of the baby. And makita natin there's a skull-like structure with a cervical spine dito sa my right upper hemiabdomen niya. Dahil sa masela ng kaso, kadalasan ding namamatay ang host twin. Kaya para maiwasan na makomplikasyon kay Baby Zia, agad siyang sumailalim sa operasyon. Makalipas ang ilang oras, ang kanyang parasitic twin na kung tawagin, tuluyan nang natanggal. Ngayon, naghilom na ang halos 1 dangkal na tahi mula sa kanyang operasyon. Na yun lang yun siya, ma'am, kayang ihang tahi, ma'am, ba? Dili pa kayo heal, masing maunsa siya. Ang tahi ni baby, mas dako pa sa akong tahi niya si S. Sakit yun siya, ma'am. Kung ano, sakitan gani ko gani nga. Dako na ko sa akong samad siya pa nga, baby pa siya. Gikaya niya. Sa kanagan siyang giagian, nakasurvive siya, fighter kahi siya. Yung ibang damit mo, ma'am, kagaya nito, ma'am, galing po sa kapitbahay. Mga kanang gigamit na good, ma'am. Mahigit 2 buwan matapos siyang maoperahan, si Baby Zia hindi pa rin makalabas ng ospital. Wala pa kasi silang pambayad sa mahigit 250,000 pang balanse sa kanilang hospital bills. Ang aming team nagpaabot ng tulong pinansyal. Hanggang nitong Webes, sa pakiusap ni na Marie Chris at sa tulong ng ibang mga opisyal sa kanilang barangay, si Baby Zia nakalabas matapos silang mag-issue ng promissory note. Uga pa ngayon kong tabang sa ila, sa ilang malumong kasing-kasing, tatabangan ko nila sa akong hospital bill. Si Marie Chris nagsilang ng sanggol na meron ding nakitang sanggol sa sinapupunan. Misteryo marahil para sa ilan. Pero may sagot dyan ang siyensya at medisina. Napakapambihira, pero nangyayari. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.